Isang mapagpalang araw sa inyo lahat, ano, mga lodi. Ito, nagbabalik na ang Jeff the Vlog from vacation, ano, kasi Holy Week naman, tayo na mahinga noong Friday and Saturday. So, happy Easter, ano, at tayo ay mabuhayan ng loob at ito, bagong araw na naman. Alright, so kamusta na lahat? Hopefully you're all doing fine. Saan ba kayo nag-bisita iglesia, no? Ano-ano mga lugar ang pinuntahan ninyo? Mga pinagbakasyonan ninyo? Mga beach ba dyan? Kamusta naman? Sana yung YouTube comment, ano, nakakapag-send ng pictures or images, parang hindi yata pwede. Para makita natin kung saan ba kayo nagpunta, mga lods, ano? So, kamusta? Kamusta lahat? At ayusin lang natin ang ating screen. Okay, para makita ninyo ng maigi. Yan. Okay, so maganda-ganda na ang panahon natin ngayon, mga lods, ano? Hindi na masama ang ating panahon ngayon. Wala nang sama ng panahon. All right. So yan, ang current SLP natin, mga lods, ay 89 centavos, ano, mababa yan, 0.26% pa nga siyang mas mababa in the last 24 hours. And as we can see talaga, no, from April na to na tumaas talaga siya, ngayon bumulusok siya pababa. So nakakalungkot, ano, itong ating SLP. I mean, dito nung April kahapon medyo tumaas siya nga, ano, ng kaunti. All right? At ngayon ay bumaba. So April 16, umabot naman siya ng 91 centavos, 2.02 naman siya na mas mataas, at ngayon ay 89 centavos, below 90 na naman tayo, ano. Talagang nakakalungkot, at matagal-tagal pa siguro natin mararanasan ulit ang 1.50 centavos. So congratulations talaga dun sa mga nakapagpapalit noong value ng SLP, umabot ng 1.50, 1.40. Goods na rin naman yon, mga lodi. So, ano nga bang nagaganap dito sa ating SLP? Dito sa ating trading view, ano, as we can see, every day to, so lagay natin sa every 4 hours window. Okay, so every 4 hours, medyo positive nga ang nakita natin. That is bullish naman. But then again, pababa ang trend natin, ano? Pababa ang trend. Wala tayong makitang formation pa dito, eh. Wala pa tayong nakitang formation. Sa every one day naman, ano, everyday view natin ng chart, so ganyan siya. Okay. So ito yung sinasabi natin previously, sana ay magkaroon ng may tawag dito, eh, nakalimutan ko lang yung terminology, pero yung parang style W siya, no, kung parang dede kung titignan nyo, ano. So ganto yung itsura niyan. So halimbawa ito, yan dito, mga lods, ha. So pag ganyan to, okay, so dapat draw na lang ginawa ko. So hopefully na magkaroon tayo ng pataas, ano, ascending after nito, bumaba siya dyan. Hopefully na magkaroon tayo ng pataas naman dito, ano. So parang ganyan, ano, kung makikita nyo. Alright, ang support line kasi natin dito from January ay halos mahit na, ano, or nahihit na nga. So nandyan ang ating support line, mga lods, ano. Okay, so that means na pag nag-bounce siya dyan, ano? Umabot siya doon sa support natin, magbabounce siya pataas. So that's what we're seeing. Kasi yan yung support line natin noong January. Bumaba naman, bumaba siya ng kaunti, ano? Kasi bumulusok yung presyo natin at tumaas ulit noong February. So nagkaroon ng parang nag-pressure, no? Yung buying pressure after noong January 19 at 20 hanggang February 2 na dip, ano, tapos tumaas tayo bigla. So utay-utay nga. Ang tinitingnan natin, hopefully ganun ang mangyari dito, na mag-bounce siya dito or kahit bumaba man siya ng bahagya, kasi nasa 89 na nga tayo. We are not seeing na bababa pa tayo sa 80 or 70 plus, medyo mababang mababa na 'yon sa support natin.
ang nakita natin ay magkakaroon ng reversal o magkakaroon ng buying pressure. Okay? So, yan ang ating aantabayanan. Ang tanong, nag-origin na, nagkaroon na ng update, ano? Bakit hindi pa rin tumataas ang SLP? Mind you, mga Lodi, na yung burning mechanism ay hindi pa rin naman nagsisimula. Though, it's not guaranteed din naman na pag may burning mechanism, biglang tataas ang SLP. It's one parang fundamental, no? One fundamental na pag may burning mechanism, maganda yung game economy, di ba? Kung ikukumpara mo siya doon sa overflowing yung supply ng SLP or ng token, unlimited, walang parang ano, yung cup biga, yung dire-diretso lang siya overflowing. Kumbaga, agos lang ng agos, mauubusan po ano, or at least, ibig sabihin, bababa yung valuation ng coin na yun or ng token na yun. Ano. So, mas maganda rin talaga ang may burning mechanism. Yung iba kasi, pinakumpara, or bakit naman load sa Pigaxin, halos yung burning mechanism ay todo bigay na bakit bumaba pa rin. Again, isa lang po yan sa fundamental. Isang factor lang po yan na nakaka-apekto sa pag-taas or pag-angat naman ng ating token or sa SLP. No? So, marami pa po yan. Hindi rin natin mapipigilan talaga yung ating mga investors at mga traders. Ano? Kung ang mga pumapasok talaga dito ay napipilitan ng ibenta, may selling pressure, bumababa talaga yung value. Pero naman, pag may mataas naman na buying pressure, yung ating law of supply, hindi man, nandyan naman yan, so mataas rin, isa rin yung sa indicator. And also, I would like to remind you as well that recently, you know, or previously, dumapa rin po ang Bitcoin, ano? And as I'm always saying, na halos 90% ng tawag dito mga lods, ang ating altcoins like SLP ay meron din po yung connection, bumababa rin po. Kaya ganoon lang talaga. In crypto, tandaan natin to. Always volatile po ang cryptocurrency. So for me, kung nag-invest ka, kung ikaw ay nag-spot trading or whatever, or naglalaro ka dito, may SLP ka, kahit pa paano, yung angat na yan, i-take advantage mo na rin. Yung 150, you can take advantage kasi ikaw na nag-hold versus doon sa maraming nagbebenta. No? So, it depends on your own discretion naman. Okay, hold ko na lang. Katulad ko, hold ko na lang. Pag umabot ng 3 or 4 pesos, masaya na ako, ibebenta ko. If I have 10,000 SLP, pag umabot ng 4 pesos, 3 pesos, I have 30,000 plus or something, ano. Pero pag ibebenta ko siya ng 1.50, nasa 10,500 lang siya. But it's your own discretion, mga Lodi. Kaya nga, diba? So, ganun lang yun. Sa ating trading view, pag tinignan natin, ang ating market dito ay sell ang technical natin, ano. Kung saan nakikita natin, tinitrade sa Binance and sa other platforms, ano. Ayan nga, sa Binance, 1.31 billion, nakasell yan, Gate.io, 421 million, KuCoin, 274 million, Bybit, 261 million, nakasell lahat yan. So, malapit na rin siya mag-neutralize. Ano? Medyo nagkakaroon na rin ng buying pressure. So, sa atin namang Axie World, kung saan nakikita natin ang issuance ng SLP, currently, or kahapon, 16, ano, 43 plus million ang na-mint or na-generate, ang nasunog or na-burn ay 1.3 million lamang sa mababa. Okay. So, with regard to the update doon sa Ronin po, mamaya, I will try, ano, pag-uwi namin kasi pupunta kami, magsisimba kami Easter Sunday. I'll try to post an update about doon at other NFT play turn games, mga Lodi. Alright, so yun lamang. Maraming salamat. Until our next upload, ano, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa ating video nito. Alright, and don't forget, NFT shootout. Alright, NFT shootout. Football po yan. Napakagandang laro. Dine-develop under Unreal Engine 5. Ano? At ito pwede sa smartphone,
pwede kayong pumunta at i-visit ang website nftshootout.com na sa description po ng video nito. Ang link, ito, ganito po siya, nftshootout.com. Nasa bio or nasa description po ng ating video, ang link ng websites. Pwede rin po kayong bumili for i-hold nyo yung token, shoot token. Andyan po ng lahat ng information, how to buy, click nyo lang how to buy. Pwede rin sa PancakeSwap, Bbox, SukuSwap, FibSwap. Pwede rin po diretso sa inyong Trust Wallet. Alright, they have scholarship dyan sa main website. And ito ay naka-renounce, lack liquidity till 2041. Reflection 2% liquidity tax. Alright, under BIP20 po siya. At napakaganda nitong larong ito. No? NFT shootout, mga Lodi. So, napakadaling laruin yan. So, yun lamang. Maraming salamat. Until our next upload. Paalam.